Hello guys! Welcome back sa aming channel! So, for today's video, magluluto tayo ng sinigang na bangus. Tapos, maggagawa muna ako ng pang-almusal. Mabilisan lang French toast. Yung mga tira-tira nating pandesal, gagawin natin French toast. So, mabilisan lang to. Papakita ko kung paano ko gagawin. Kung anong mga nilalagay ko sa aking French toast. So, bago yan, kung bago pa lang kayo sa aming YouTube channel, please don't forget to subscribe. So, ano na, pasok mga ka-team single! Anong lulutoy natin? So, kailangan natin sa French toast, dalawang itlog. Kind of yun. Batihin lang natin, dalawang itlog. So, if a French toast ko, yung pandesal. Kasi marami kaming tirang pandesal para hindi masayang. Tapos, nilalagyan ko siya ng condensed milk. Either condensed milk or evaporated milk. So, tansyahan lang yan. Depende sa inyo kung... Condensed milk to. Dito ako nilagay kasi para hindi masira yung nabuksan ko ng bato. Tapos, lalagyan natin ang cinnamon powder. Tansyahan lang para hindi masyadong overpowering ang lasa. English yun. Hindi naman masyadong masarap pag masyadong maraming cinnamon. Magmumukha na siyang cinnamon roll. Yan. Tapos, lagyan natin ng konting asin para magbati. Dip natin yung pandesal dyan. Diba na yung pandesal na dyan? Nilagyan ko ng butter yung pan. Babalik na rin natin yun. So, harvestin natin ngayon itong talbos. Talbos to. Sabi ni Ate Lina, kuhanin ko na daw, isasama namin sa sinigang. So, gupitin natin itong mga baby talbos. Yan, mga violet na. Yan. Ating gupitin at isa ho. Kuha lang ako ng lalagyan. Yeah.
Kunti lang pala eh. Kala ko pala, madami. Sabi, dapat pag-violet lang. Ayan na yung mga nakuha kong talbos. Yan sa aming puno. Diba? Plus, ilalagay natin to, sasama natin itong bok choy sa sinigang. Ayan. Kala ko matigas. Matigas ka, oh! Hindi pa, yeah. Maganda nga hatiin ang matigas eh. Ah, bagay. True, Lily. Saan yung bunting? Wala ba doon sa'yo? Sa'yo, nalagay. Parang na doon. Wala. Ah, wala ba? Munti ko na makalimutan ang mangkok ko. Nalagay mo na. Buti napansin ko. Ano? Ngayon eh, iba naman ang labas kasi lang eh. Puro mags. Kaya nga sinabi ko. Wala na nga rin yung plato eh. Sabi ko nga eh, noon, bumili ka na kaagad eh. Kasama ko siya nung bumili dun eh. Sino? Papa? Kuya. Ah, si Kuya. Oh. Ay, oo. Hindi naman, ito naman sa akin ang hinihingi niya eh. Isa lang ang ginamit daw niya. Kaya lang mo, sayang ano. Si Abing dami na pamilya. Kita mo marami Jose. Siyang, hindi si Abing, si Budang. Yung, di ba marami siyang Super 50? Oo. Oh. Nagpunta ka na Ortigas, doon yung malaking branch ng Super 50. Handling ko naman yan. Tama pero, nandun lahat ng hinahanap mo. Tapos, talagang 50 lang. Okay lang kasi tama na, hindi na bagay sa bahay na pagsupa. Hindi na tama. Boneless yun, boneless. Oo. Kaya lang, mayroong tinihalo lang ba? Mm-hmm. So, hindi inubos ni Ate Lila, may natira pa. Kalahati lang no bang usos, kalahati tilapia. Ano ba kalahati? Isang buong tilapia. Ay, kalahati ng bangus, tapos isang buong tilapia. Kasi, ayoko nang may nagtitira na pag... Sarap lang may sabaw. May sabaw lang. Naarbor pa yung dalawa. Hindi, akin yung dalawa. Kanya yung isa. Apat yun. Tatlo lang yan. Apat yun. Tatlo. Saan tayo? Apat yun. Okay, mo. Apat yun. Kay 200 man binili ko. Apat ba yun? Hmm. Nalimutan na niya. 200. Kasi 50 isa nung bowl eh. Sa Super 50. So, pag 200 divided by 50, meaning 4. Titinan niya. Na ipapadala niya sa kanila. Akala mo ano eh, galing abroad eh. Suhada. Isang box. Plus, meron pang ganun. Oh. Diba? Dami. Dami yung tinisang kang galing abroad. US. Kaya New Zealand. May bagbag. Sarap upo, no? Sa labas. Ayos sa loob. Kino mo nga kanina, parang ba sa sisyo yung nag-ayos ha? Di paano pa kaya sa loob? Ano man yan? Huh? Dito, yung sinasabi mo kanina, real talk yun. Ha? Real talk yun. Yung mahirap ang buhay. Mahirap naman talaga ang buhay ngayon. Lalo na nung ano, nag-pandemic. Dami nagsarang kami talaga, establishment. Kami talaga sa daming nawala ng trabaho.
Kaya lang, naglulukuhan lang kami. Mayaman kami, uy. Mayaman kami sa kaibigan. Ito yung mayaman sa pera. Siyempre, alam mo, pag mahirap ka, maging malungkot ka na lang. Oo. Hindi naman ganun. Kaya sabi ng kapatid ko, tayo, tayo, wala na tayong nanay, wala na tayong tatay. Basta makakain tayo ng tatlong isang araw. Mayroon pa tinapay ng sobrang puti. Uso na yun. Totoo man yun. Sabi niya, sa birthday ko, magsimba na lang ako. Yung mga taga nasa probinsya kasi na-appreciate nila yung maliliit na bagay. Yung mga taga Maynila, basta yung mga mayayaman na nalilimutan na nila yung value ng maliliit na bagay. Tatanim silang gabi, mayroon silang kamote, mayroon silang tubo sa kamote, kamote, malunggay, o bago. Yung mga harvest nila, hindi ka bibili. Wala yan sa Maynila, malunggay dito, binibili. Ang tao natuto lang naman magtanim nung pandemic ah. Kasi wala silang magawa na quarantine, di ba? Bawal lumabas. So lahat, nagtanim ng halaman, nagtanim ng gulay, nagkaroon ng farm. Oh, lahat na nang habis, lumabas, nagkansilyo, nag-online selling. Alam mo yun. Kasi bago mag-pandemic, lahat ng tao busy sa mga kanya-kanyang gadget. Labas dito, travel doon, kain dito, kain doon, gala dito, gala doon. Kaya lang, mahirap din yung naging ano ng pandemic kasi dami na walang trabaho, tumaas ang bilihin. Hindi na nagbago. Parang every year, taas ang bilihin, pressure ng gulay, pressure ng grocery, lahat na. So dapat talaga practical, tipid-tipid, alam nyo kung ano dapat nyo i-prioritize. Pag may pera kayo, save muna, huwag gastos dito, bili doon. Sabi nga nung ano, nung mga mayayaman, yung mga businessman na talagang lumagong mga business, ano daw ang dapat mong bilhin pag may pera ka? Dapat hindi liabilities, dapat asset. Yung asset na kumikita ka. Huwag kang bibili ng bagay na babayaran mo. Hindi ka kumikita. Oo. So, bili ka muna ng bagay na kikita ka. Tsaka kakumuha ng liabilities. Yun. So, pag may pera tayo, go, go, go. Business ka muna. Apartment, grocery, ganyan. Bago ka bili ng kotse, ako, luho, ganyan. Ako, ang muna kong binibili bigas, ulam, kung ano mga... yun ba lang basic. Bibilihin sa bahay na kailangan sa araw-araw. Wala na. Yung aming bahay na tumulo ng bubong, mag-antay na lang kung kailan may grass siya. Unti-unti lang, matatapos din yan. Imagine mo yung... Natuhugan ka. Imagine mo yung iba na yung bubong, eh ano, ang tawag doon? Pawid ba yun? Pawid. Yung nyog? Oo. Binibili na pala yun ngayon? Oo. Napanood ko yung YouTube kahapon. Binili nila yung kawaya na yung kapitan nun. Tapos yung parang pantali na kahoy din. Tapos binabasa pala yun para lumambot. Yan po. Oh, tapos parang ginagawa mo sinulid. Tapos binibili rin yung daho na ganun. Mahal yun. Oo, kasi may nagbi-business. Yun ang business nung iba doon. Sabi nga ni kuya mo, kung hindi ka marunong kumuha ang 100 at gumawa. Ang 100 pieces, 1,000. Na dahon? Yung isang buo na siya. Buo, gawa na. Oo, gawa na. Ang 100 pieces noon, 1,500. Sabi ni kuya mo sa buo. Hindi para kasi yung nalibo ko. Pag-uwan na lang. Mahal din na pala. Eh, sabi nga niya sa akin, pag-isip ka, yung tatanggalin mong bubong, napapalitan mo ito, sira. Doon mo na lang itapal. Pero pwede kang gumawa noon. Kung marunong ka. Kung marunong ka. Makuti kaya yun. Kasi yung sa YouTube kahapon, marunong siya eh. Iyon ang business niya. Hindi, binili lang niya na hiwa-hiwalay. Tapos siya na nagkabit. Oo nga. Kasi mas mura ata. Oo, mas mura. Pero mas mura yun kung ikaw yung kukuha. Ay, kukuha ka kung ikaw may-ari. Excuse me. Hindi ko man ikaw may-ari. Meron may-ari na. Ah, hindi ba yung libre sa gubat? Oo. Wala na rin palang libre sa gubat niya. Oo, ang kawayan.
Diyan din tayo magpiparito. Diyan. Tsaga lang talaga, hindi naman tayo artista. Kaya lang, okay lang. Maraming manood agad. Tsaga-tsaga lang. Pag may tsaga, may nilaga sa YouTube. Tapos ang siguro ang magpupo. Finally guys! Tapos na namin lutuin ang aming pananghalian para today. Itong piniritong tilapia at saka sinigang na bangus ito. Yeah. Hindi ko na siya i-taste test kasi kakain na rin kami. Tsaka pangit tingnan pag binawasan ko. So, ito na yung pananghalian namin para ngayon. Sana na-enjoy nyo ang aming video. Maraming salamat sa panonood at sa suporta. Huwag po sana kayong magsawa. At kung bago pa lang kayo, please subscribe to our channel. Paalam na! Bye! Abangan nyo pa yung mga video namin sa susunod na araw. Paalam!